Go straight to the point, Janine. You want me to pursue Yvonne. Para pag sinagot ako ni Yvonne, titigilan siya ni Victor. At si Victor naman, papupunta sa'yo. Ganun ba? Oo. Fair naman, di ba? Kapag napaglayo natin silang dalawa, magiging masaya na tayong lahat. Deal? Yes. I want Yvonne. And I will aggressively pursue her. Dahil gusto ko. Hindi dahil sinabi mo sa akin. Janine, you're a mess. Ayusin mo muna sarili mo before you get into something that will worsen your situation. Excuse me. Gising na. Late na sa klase. Mga anak, gising na. Pwede naman eh. Online naman. Sige na. 5 minutes lang po. Oh, no. 5 minutes, 5 minutes. Sige, bawal tumawad. Sige, naku, ang tumawad. Sige, oh, ayan ang makukuha. Oh, ay, hindi ba bangon? Hindi ba bangon? Oh, bangon na. Ito na po. Kung nakasimangot. Ang nakasimangot, papaliguan ko. Huwag na po, nai. So, sige na, oh, bangon na. Oh, malilate na sa klase. Sige na. Bilisa ng ligo, ha? Sige na, sige na. Gawa po kasi ni tatay yan eh. Ng therapy mo eh. Ayoko nang pumunta. Anak, nakikiusap ako. Ibang kukulit nyo. Ayoko nang gumaling eh. Kakamatay ko yun, okay lang. Matay na ako. Ayoko nang iwan si Yvonne at ang anak ko. Mahal ko si Yvonne, Mai. Hindi si Janine. Babayaan nyo na ako. Boylet ni Yvonne. Paano kung magsumungin kay Yvonne? Hindi raratatan ka na naman nun. Hindi ako babalikan ang asawa ko hanggat may nararamdaman pa si Yvonne para sa kanya. Kailangan niya makita na wala na siyang pag-asa dito. Jane, alam mo nakakampi mo ako. Kaya lang parang desperada na yung ginagawa mo ngayon. Desperada na akong desperada. Kailangan ko si Victor ngayon. Kailangan siya ng mga anak ko. Albert, okay na pala yung presentation tungkol dun sa corporate plan na gusto mo i-launch. Yvonne, pwede ba kita makausap? Bakit? May problema ba? Not about work. Albert, diba napag-usapan na naman natin ito? Excuse me, Mr. Medrano. Pinapapunta na po kayo sa boardroom. Okay, sulod na ako. Okay po. I'll talk to you later, okay? Alam po. Ba siya asawa ko? Totoo ba yun? Oo. Si Janine ang asawa ko. Ano ko nagawang lokohin? Ginawa niyo ko taka! Ginawa niyo ako gago! Ito pa namatay na lang ako eh. Kasi ganito na mukha ko baliw kakaisip ko nung nagawa ko kasalanan. Paano ko nagawang lokohin ng asawa ko? Paano ko nagawang saktan ng anak ko, mamay? Saan ka pupunta? Kina Yvonne. Hindi ko na kaya. Kailangan ko siyang makausap. Victor! Kumain ngayon. Eto, paborito mo, ho? Lagi ka naman, busy
kasi sa trabaho eh. Anak, tabihan mo nanay. Mas ko kaya ang luto nyo. The best kaya ito. Sarap. Wala pa. Ginagawa mo dito. Gusto ko lang kausapin si Yvonne. Huling pesta kitang babalaan. Layuan mo ang asawa ko. Hindi mo na siya asawa. Annulled na yung kasal ninyo. Kaya wala kang karapatan sa kanya. Sa tingin mo, patulungan ni Yvonne? Kaya lang kong asawa ko. Lang kumahin niya pa ako. Tatayo na! Storbo talaga yan, ha? Anong balad? Raisumak ako. Marco, salika. Sigurado ka? Makita ako sa mga ginawa mo? Hindi na ako papayag na saktan mo si Yvonne! Magsitigil nga kayong dalawa! Victor, di ba sinabi ko sa'yo tapos na tayo? At ikaw, Albert, sinabi ko sa'yo na hindi mo ako liligawan! Yvonne, gusto ko lang sana kitang kausapin. Tigilan niyo akong dalawa! Ayoko muna kayo makita! Si Yvonne eh. Ganun ba? Pakisabi na lamang naman bala eh kay Yvonne na kailangan ko talaga siyang makausap. Nag-aalala na kasi ako kay Victor eh. Sige, sasabihin ko. Sige, salamat. Ingat ka. Ayaw mo siyang harapin. May nararamdaman ka pa kay Victor, ano? Alam ko naman hong mali. Kaya ako na hong umiiwas dahil ayoko nang magkaroon ng dahilan para mahalin ulit si Victor. Anak, hindi ka lang pwedeng magtago habang buhay. Siguro naman ako balang araw makakalimutan ko din siya. Kailangan, Mami. Sige. Huwag kang magmadali. Darating din yung araw, malalagpasan mo yan, anak. Kain muna tayo. Sige, tatapusin ko lang ito. Mauna ka na. Ah, sige. Sorry sa nangyari kagabi. Ginawa ko lang kung ano yung tama. Ano yung tama, Albert? Nilagay ko na si Victor sa tamang lugar. Sinabihan ko siya na hindi ka na niya asawa. Diba sinabi mo sa akin, gusto mo mag-focus sa pagiging ina kay Marcos. Dapat, hindi kanya ginugulo. Dapat hindi ka pumapayag na ginagawa niya sa'yo ito. Pumunta ako sa bahay mo kagabi para sabihin sa'yo na kinuusap ako ni Janine. Sinabi niya sa akin na i-pursue daw kita para balikan siya ni Victor. Hindi ako pumayag sa scheme niya. Dahil kung ipaglalaban ko man yung pag-ibig ko para sa'yo, gusto ko yung totoo, hindi yung utos ng ibang tao. At alam ko naman na hindi ko dapat ipilit yung pagmamahal ko para sa'yo.
dahil alam kong hindi ka pa handa. But this is my stand. No matter how many times you tell me na unfair para sa akin, maghihintay pa rin ako. Sorry dun sa nangyari kagabi. Hindi na dapat kita dinamay pa dun sa gulo namin ni Victor. Maintindihan ko kung ayaw mo na akong kausapin. Ano yung sinabi mo? Maintindihan ko kung ayaw mo na akong kausapin. Hindi yan, yung una mo sinabi. Sorry na. Ano? Pakiulit? Hindi ko marinig eh. Ito naman, nagsusorry na nga. Eh, nangaasar pa eh. Ang cute-cute mo kasi mag-sorry. Makabalik na nga sa trabaho. Mahirap na. Masungit pa naman yung boss ko ngayon. Eh, kung sinugot mo sana yung boss mo, pwede sana, wala kang problemang ganyan. Asa siya. Pipilit mo na mag-therapy ako, pare. Nasasayang ka ng oras. Hindi therapy ang kailangan ko si Yvonne. Paano ang makakingin tawad sa kanya kung hindi ko siya malapitan? Pare, hindi sa mapanig ako, ha? Pero hindi mo masisisi yung tao. Masaktan, eh. Alam ko naman, eh. Pero mahal ko si Yvonne, eh. Alam ko yun, pare. Pero intindihin mo si Yvonne. Maaaring mahal mo siya ngayon. Pero paano bubukas? Pag bumalik ang alaala mo. Eh, lahat ng nalalaman mo nanggaling lang sa amin at kay Janine. Eh, paano pag naalala mo yung nararamdaman mo para kay Janine? Para sa anak niyo si Audrey. Sa baby niyo ni Janine. Paano si Yvonne? Kahit kailan, hindi ko kaya magpalit si Yvonne sa babae na yun. Pare, nagawa mo na ito noon. Eto, di ba mas maganda kung antayin mo na lang munang bumalik ang alaala mo bago ka magbitaw ng salita, di ba? Magaling ka muna. Nag-aalala na ako, si Mamay, si Doris. Mamaya, kumapano ka. Kaya pare, makinig ka sa doktor mo. Pa-therapy ka. Tuloy mo yung pag-inom ng gamot. Pag magaling ka na, mahal mo pa rin si Yvonne. Ha. Ako pa mismo babakap sa'yo, pare. Ano kung may mahal na siyang iba? Pinagtataguhan ni Yvonne. Baka naman talagang sobrang busy lang mo ng tao. Kung tanong, bakit hindi siya tumatawag sa akin? May tatawag din mo siguro yun.
Yung kuya mo, pumayag na ba siya magpa-therapy? Hindi pa nga rin ho eh. Kailangan na talaga makausap na Yvonne si Victor. Siya lang ang makakakumbinsi sa kuya mo. Alam ko naman, ayaw niya na kaming makita ni Yvonne. Pero kailangan siya ng anak ko, Balae. Ayaw niya na magpunta ng therapy. Lagi na lang si Yvonne ang hinahanap niya. Naiintindihan kita, Balae, pero hindi pa handa si Yvonne na harapin kayo o si Victor. Pero kailangan niyang kayanin, Balae. Alang-alang man lang kay Victor. Pababayaan na lamang ba niya ang anak ko? Ina ka rin, Carmen. Ina rin ako, tama ka. Kaya kapakanan lang ng anak ko ang iniisip ko. Sobra-sobrang sakripisyo ni Yvonne. Naging mabuti siyang asawa, pero iniwan pa rin siya ni Victor at nagpakasal sa iba. At ngayon, siya pang lumalabas na kabit. Alam ko namang malaki ang pagkakamali ni Victor. Kaya lang, sana naman bigyan niya ng pagkakataon ang anak ko na humingi ng tawad. Tagal ko na ho siyang pinatawad, May. Pero hindi ko pa rin ho nakakalimutan yung mga ginawa niya. Kung meron man hong kailangan tumulong sa kanya si Janine po yan. Dahil yun ang dapat. Pare, yari na naman ako kay Mama at Doris ito. Pag nalaman pumayag ako, sumama ka. Ano to? May isa lang inumin mo ka. Pasensya na. Babaliw ako sa bahay niyo eh. Hindi kasi umakabi sa pamilya ko. Hindi pa napatawad ni Yvonne. Hindi ko maisip pa kung nagawang iwan si Yvonne. Alam mo, pare, simple lang. Hindi ka kay Janine. Noong una, tutol kami. Eh, sino ba naman kami para maghusga? Kaya magpagaling ka. Alam mo ba, nag-aalala kami sa'yo. Pagaling ka na sa doktor mo, para umaling ka. Si Mamay, si Doris, gabi-gabi yan, umiiyak. Hindi makatulog dahil nag-aalala sa'yo. Kaya pare, magsumikap kang gumaling. Pag okay ka na, tas mahal mo pa rin si Yvonne, susuporta ka namin. Si Yvonne, ibang klaseng babae yan eh. Kahit sino mo in love sa kanya. Kahit yung tisoy na yun. Oh, nagja-jelly-jelly ka doon sa tisoy na yun? Hindi ba naman yung boyfriend nyo yun? Kaya relax ka lang. Ano ba? Pare. Yan na, cheer up. Sinungaling ka. I beg your pardon? Ano pinagsasabi mo? Hindi ko anak si Audrey. Attorney to report. Mali yan. Huwag niyo nga ako kong lukuhin. Hindi naman sila maaaring magkamali doon eh. So ang ibig sabihin, nagsisinungaling kayo. Pero hindi ko maintindihan kung bakit. Ano to, gumaganti ko dahil sa ginawa ko, Janine? Mag-iingat ka sa pananalita mo, ha? Ako mismo nagsasabi sa'yo, mali yung paternity report na yan. Nakita kong pinagbubuntis ni Janine si Audrey. Maswerte ka pa nga't nabuhay pa yung batang yan dahil sa hirap ng pagbubuntis ni Janine. Alam mo bang pinanganak si Audrey na mahina ang baga? Dahil pinanganak siya sa bukid. Hindi sa ospital, sa bukid. Habang ikaw, nagpapakasaya sa Amerika. At sino sa tingin mo tumulong sa kanila, Dale? Ako. Ako ang kumuha sa kanila sa bukid at dinala sa ospital. At habang nagdidelirio si Janine sa taas ng lagnat niya, tinatawag niya ang pangalan mo. Ikaw ang ama ni Audrey. Kaya kung talagang nagbago ka na, paninindigan mo sila. Eh, bakit ganyan ang paternity test? Malay ko! Baka naman nagkamali yung mga technician na yan. O baka naman niloloko ka ni Janine. Bakit naman gagawin ni Janine yun? Bakit naman hindi? May asawa siyang tao. For all you know, baka naman gusto niya ipa-adopt kay Victor ang anak ninyo. Din, ano naman ginagawa mo dito? Pwede ba tigilin mo na kami? Baka nakakalimutan mo, may restraining order ka. Pwede kita ipahuli sa pulis. Gusto ko lang sabihin sa'yo na alam kong ginawa mo.
Alam kong finake mo ang paternity test na pinagawa ko. Bakit ba hindi mo matanggap na hindi ikaw ang ama ni Audrey? Si Victor ang ama niya at hindi ikaw. Dahil alam kong tama ako, Janine. Alam kong anak ko si Audrey. At kailangan malaman din niya ang katotohanan na ako ang ama niya. Alam ko sobrang galit mo sa akin eh. Pero Janine, ginagawa ko lahat na to dahil mahal kita. At hindi ako susuko hanggang mabuo ang pamilya natin ulit. Janine, buti naman bumalik ka na sa pagtatrabaho mo. Kailangan. Alam mo, buti yan. Para makalimutan mo na mga lalaki sa buhay mo. Hello? Is this Janine? Yes. Good. Kahapon pa ako tumatawag. But you're not answering your phone. I told your boss I need the sales agent who sold me this unit. May problema po ba? I wouldn't be calling kung walang problema. You lied to me. Ang dami palpak sa unit ko. Pero baka naman po kasi... I expect you to be here right now. Otherwise, I won't sign the contract. Sino naman yan? Client daw namin. Ah, baka yun yung tinawag ni Phoebe, yung pinapasalo sa yung client dahil nabasahin yung agent na kumuha ng unit. Yung ko sa kanya, hindi ko siya pupunta ng init ng ulo niya. Wala naman choice eh. Iisip ko lang, kapag naisara ko ang client na to, malaki rin yung kursya. Iiyak ka, Janine. Sa unit na to.